Ito ang ating kalikasan, ang ating tunay na kayamanang handog ng may kapal. Ito ay kamangha-mangha sa kagandahan at kapaki-pakinabang sa ating mga pangangailangan. Isa ang ating bansang Pilipinas sa may pinakamasaganang likas-yaman. Ngunit, nasaan na nga ba ang masagana at kayamanang biyaya sa atin ng may kapal? Napansin mo na ba ang unti-unting pagbabago nito? Sa isang iglap ay napabayaan natin ito. Dahil sa pag-unlad ng lipunan, maraming produkto ang nalilikha ng mga tao. Sa bawat produkto ay may mga kalakip na basurang hindi na itatapon sa tama. Dahil dito, unti-unti nang nasisira ang ating kalikasan. Dulot ng ating kapabayaan tulad ng labis na pagpuputol at pagsunog ng mga puno o deforestation upang makapagpatayo ng mga gusali. Mga basurang kung saan-saan lamang itinatapon sa ilog at sa dagat na nakaaapekto sa iba't ibang organismong nakatira dito. Exhaust gases, kaliwat ka ng polusyon dulot ng mga pabrika at mga sasakyan na nakakasira sa ating ozone layer. Gayunpaman, may mga paraan pa upang maitama ang ating mga pagkakamali. Magtulungan tayong lahat. Simulan natin ito sa pagpupulot ng mga basura na makikita sa kapaligiran. Bata man o matanda ay dapat maging responsable ang mamamayan sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ay may malaking epekto upang mabawasan ang dumi sa ating kapaligiran. Ang paghihikayat sa kasanayang paggawa ng 3Rs, reduce, reuse, at recycle upang mabawasan at luminis ang ating kapaligiran. Ang pagtatanim din ng mga puno at halaman ay nakatutulong sa atin hindi lamang sa pagbibigay ng sariwang hangin, ito din ay tumutulong upang makaiwas tayo sa sakon ng dulot ng pagbaha at landslide. Dahil sa mga nagawa natin sa ating kalikasan, paano na lang ang mga susunod na henerasyon? Mga batang walang malay, sila ang tanging maaapektuhan sa mga sakon ng maaaring mangyari, tulad ng pagbaha, landslide, global warming, polusyong nakakasira sa ating kalusugan, at nagdudulot ng malalalang sakit. May maaabutan pa ba silang mundong sagana sa likas na yaman? Magkakaroon pa kaya ng masasayang ngiti sa kanilang mga mukha? Tandaan natin na nasa mga kamay natin ang kasagutan upang ang mundo ay maghilom. Kung kaya't dapat natin itong ingatan, alagaan at pagyamanin tungo sa ating kaunlaran. Tayo ay magtulungan sapagkat tayo ang pundasyon ng mga susunod na henerasyon. Nasa atin ang pangangalaga at responsibilidad sa ating daigdig. Ako nga po pala si Justine Sophia Dipon, kaisa po ninyo sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't samahan niyo akong makamit ang ating nanais na kaunlaran. Hindi pa huli ang lahat.